natamaan niya ako ng sampal. Tapos, nasa bunutan niya ako malakas. Natadyakan ko siya. With heels. Dito sa may ano niya. Ito, hindi kaya ako natanong yung panghapon kasi may ano, meron akong pinaplat na mabalikan nating moment. Na, ano, okay. Medyo controversial, pero funny pala ang story nito, no? Yung ano nyo, yung salamin ni Yasmin Kirby sa Pilipinas. Oh my God, okay. Eh, makapakwento naman. Parang ano mang ano doon. Ano na naman yan? Lumabas yan. Oh my gosh. Paano ba yan? Yun na nga, ito na ikakwento ko na sa piling ni nanay. Sabi ko nga, kapag meron kayong mga acting scenes, ay may mga fight scenes, hindi maiiwasan na talagang may matatamaan, may masasaktan. Kaya ako, sinabi ko kay Yasmin una pa lang, kasi uso nun may katapat na show na talagang nagbububugan sila. Sabi niya sa akin, Kat, ganito gawin natin. Talagang magsampalan tayo. Sabi ko, huh? Sampalan talaga tayo, sabi niya sa akin. Sabi ko, huh? Hindi kasi talaga ako nananakit. Unless gusto mo, i-request mo sa akin. Nasasaktan kita. Kasi sanay ako na ayokong mananampal kasi kaya naman natin i-ano yan. Sabi niya, hindi, sampalan tayo para talagang bigay na bigay. Sabi ko, talo ko po. Tapos, ano, hindi pa yun yung kwento. Ano pa yan, wala pa tayo doon. At sabi niya, sige, sampalin mo ako pag take. Eh, nag-take 3. Sinampal ko siya. Sabi niya, Kat, next time, ano na lang tayo, fake na lang. Sabi niya. So, balik na tayo doon sa salamin. Actually, kaya minsan ayoko rin ng totoo. Meron akong scene na parang hindi na, ewan ko, mali-mali ba yun? Kapag minsan, nagalaw ako. Kasi pag nagugulat ako, meron akong initial reaction na, may fight back ako. Kaya, natatakot din ako sa yung nananakit kasi baka may ganun ako minsan lalo pag nagugulat. Magugulatin kasi talaga ako. Sabi niya, tapos ano, nag-rehearse tayo. Eh, hindi siya nag-rehearse kasi ewan ko, nagbabasa siguro siya ng script or whatever. Ako kasi gusto ko i-rehearse. Kasi nga, fake na kami, di ba? Ano bang nangyari? Nagkatamaan. Natamaan niya ako ng sampal. Tapos, nasa bunutan niya ako malakas. Natadyakan ko siya with heels dito sa may ano niya. Ay, oo, masakit. Ewan ko, masakit siguro. Tapos ano, ulo, yes! Nung pag tapos tayo mag-take. Si Kuya, sorry. Sabi ko, sorry talaga. Sabi ko, ano, hindi ko naman sinasadya. Ba't ko naman siya tatadyakan, di ba? So, ayun, siguro nga nagulat ako, di ba? Eh, syempre, minsan pag acting ka, bigay na bigay ka nga, di ba? Di mo na alam. Di mo makontrol yung ginagawa mo. Tapos nag-sorry ako, hinag ko siya, tapos okay na kami. Aba, naglakad-lakad siya dun sa mga ano. Pero ganun lang naman kasi Yasmin, makulit lang siya. Sabi niya, eh, medyo affected ako kasi nga seryosong nasaktan ko, na ano ko siya. Pero natamaan din naman niya ako, nasampal naman niya ako ng bongga, tsaka nahila niya yung buko. Diba? So, natadyakan ko din siya. So, affected daw kasi na nakasakit ako. Sabi ko, okay na kami, di ba? Ba naman lalakad? Aba, kung sino makasalubong namin. Tinadyakan niya ako dito. Grabe siya. Ganyan. Ay, oo. Oh, nag-ano siya. Sabi ka, tapos hindi ko siya tinitingnan. Tapos makita kami, nagsumbo pa sa AP. Tinadyakan niya ako dito. Tapos ganun. Eh, syempre, affected pa ako. Nandun pa ako sa nag-sorry ako. Kasi nga, ano, ala, bigla na lang akong ano, parang tinamaan ako. Pagdating ko dun sa tent, ganyan ako. Tapos ano, parang tahimik lang ako, tapos dead ma ako, tapos umiiyak na ako. Sabi niya, Kat, ba't umiiyak ka? Sabi ko, hindi, wala to. Ba't ka umiiyak? Sabi ko, wala. May ginawa ba ako? Wala nga. Wag mo ako, kasi pag ganun ako, wag mo ako kausapin. Eh. Sabi niya, sorry. Ang kulit niya talaga. As in, lumapit siya. Nabato ko yung salamin. Buti na lang dito mama sa kanya. Pero siyempre, sinadya ko naman na hindi naman tatama. Bato ko lang talaga dun sa gilid niya. Nanggigil talaga ako. Naloka siya. Tapos naman yung iyak ng iyak. Tapos nagulat din ako na, saan ko pinatoy kung natamaan ko yun? Parang sabi ko, kasi wag mo na kalapitan. Okay na nga. Wag na. Gumanon. Sige ko ka lumapit. Kasi nga, siyempre, mahirap naman nag-uusap na medyo pikon kayo, di ba? Baka may lumabas lang ng mga pangit. So ayoko. Ang kulit-kulit niya, sorry. Nabato ko siya dun sa gilid lang naman. Pero kinabahan din ako. Tapos, parang lumapit. Nag-sorry siya sa akin. Tapos,
lumapit din naman ako. Nag-sorry din ako. Sabi ko, sorry. Sorry, hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko din sinasadya. Ba't ko nabato yun? Bigla ko lang nabato eh. So, yun yung kwento nun. So, nakapag-usap kayo after? Oo, nag-ano naman kami. Nag-usap naman kami. Para mga bata, di ba? Na-put on the spot ka ba? Sorry. Hindi lumabas yan sa amin parang 2 years ago. Nung ano lang din, nung fresh pa. Pero parang funny na yung ano. Kasi ganun lang naman. So parang ano. Okay naman issue, ano lang, parang sensitive lang ako. Siya naman, parang nakwento niya, uy, nasipa ako ni ano, ni Kat. Nipa niya ako, grabe siya. Ganun. Eh, syempre, affected nga ako, diba? Kunyari, ikaw nakasipa ka, tapos nag-sorry ka na. Akala ko, okay na tayo. Ayun. Pero so, ano yung mga ganyan yung hindi mo maiiwasan, lalo na kapag lagi kasi kayo magkasama sa trabaho, meron at meron na mga intense, nagiging intense, may tension, tapos yun pa, lalo na actingan na, alam mo, hindi mo din expectin na, kumaga, ano lang eh, tao lang din kayo pareho na at the end of the day, parang may kanya-kanya kayong nararamdaman na. May katamaan, may ano, alam mo yun, parang, kaya yun talaga yung pag kunyari may fight scenes kayo, dapat mag-usap talaga kayo, di ba? Hirap kasi makamamaya natamaan, tapos magagalit, magkapikunan. Correct. May iiwasan. Eh ako, parang naano din ako, kasi nga, gusto ko talaga nagre-rehearse, mag-rehearse tayo, ganyan, parang alam natin. So after naman, rehearse na ng rehearse. Ba't hindi na kami? Rehearse na kami ng rehearse lagi. Ayun nga. At saka nakakatawa kasi niyan, yun nga, mayroon pang backstory pala na siya din gusto niya ng mga totohanan. I mean, pareho kayong, or siya din parang... Namin parehong mapaganda. Mapaganda, yes. Yun. Kumbaga, ano kayo challenge eh. Di ba ganyan talaga eh? Dahil nga, kailangan pabonggahin natin itong show. Oo. Happy naman. Ang nakakatawa nga dito, after nung show namin, may next show siya. Tapos nagkita kami. Sabi niya, Kat, alam mo ba, binibida daw niya ako. Binibida kita na... Ano, hindi daw na daw siya nagtototoo, fake na daw. Mga sampal daw niya, kahit sa lalaki, hindi daw siya nananampal. Mas, sabi niya, oo nga, mas effective yung ano, yung mas effective nga daw yung hindi totoo. Kasi nga, totoo naman kasi sanay ako, diba, na sa mga fantaserye, alam mo, malalakas, alam mo, tumatama. Siguro may mga nakapanood na rin naman sa akin na mga fight scenes na Destiny Rose. Hindi naman talaga, hindi tumatama yung sampala namin noon, pero yung bagsakan namin, like, kumyari, humampas ako sa cabinet. Siyempre, jerk ko yun eh. Yung kumyari, nalaglag si Destiny Rosa sa head, jerk niya yun. Arte lang namin yun. Kaya nga sabi ko sa iyo, di ba, depende sa receiver. Sabi niyo, mas effective. Sabi niyo, tiruruan na nga daw niya. Binida daw niya yun. Sabi niyo, hindi, direct, mas effective to direct, mas malakas. Parang yung kamay niya, mas malakas yung buwelo. Tapos, alam mo yun, sabi niya, oh, ginagamit na daw niya. At saka, di ba si Megan yung din, tinuruan mo sa stepdaughters? Oo, fake din kami dalawa ni Megan. Pero pag nanood kayo, parang totoo, di ba? Oo. Yung ano, yung sa gas station? Oo, fake lang kami. Hindi kami nagkakasakitan. Kung meron man, kailangan maghilahan ng buhok. Nagkakahilahan. Pero, ayun, tinuruan. Di ko alam kung tinuruan ko siya sa buhok. Basta ako may technique din naman ako sa buhok. Pero syempre, hindi naman pwedeng hindi tatama. At hindi pwedeng mahihila yung buhok. Pero, nagpe-fake din ako. Hindi naman ako nang hihila talaga ng buhok. Pero mukhang totoo. Galing. So, yung pala ang science, no? Ano, grabe.